Hi guys! Welcome back sa aking YouTube channel. So for today's video, mag-haul ako ngayon. Hindi ako mag-review ng mga products or hindi rin ako mag-makeup. So kaka-uwi lang namin galing sa SM San Pablo kasi meron kami pina-repair yung grinder na nabili ng hubby ko. So bumili na rin kami ng ilang mga product na ginagamit namin at wala na kami. So meron din ako Meron din akong gustong i-share sa inyo yung nabili namin sa 11-11. Nung 11-11 sa Lazada at saka sa Shopee. Konti lang to pero gusto ko lang din i-share sa inyo. And meron din ako nabili sa Watson. Kaya gusto ko na din i-share sa inyo. So mag-haul tayo. Hindi ko sila bubulat-latin. Ipapakita ko na lang sa inyo and sasabihin ko na lang din yung presyo. And para mas ilalagay ko na lang dito sa base screen na yan. So, wala na masyadong patumpik-tumpik pa. Magsimula na tayo. Okay guys, ito nga palang lapel. Oops! Ito nga palang lapel na to is nabili ko sa China, sa May Lazada for only 200 plus. And sobrang ganda niya guys. Okay na okay ito sa beginner na kagaya ko. And pwede din siya pang ASMR. Gusto kong makapag-try ng ganong klase ng video, pero soon gagawa ako. So, mag-proceed na tayo dun sa haul. Lalagay ko muna to dito. So, mag-start muna tayo sa nabili namin sa Pure Gold. So, gusto ko lang din sama sa inyo. So, nabumili lang ako ng cotton buds. This one is siguro mga 20 pesos. Hindi ko alam kung magkano to. Pero mura lang to. Wala pang 30. So, sa Pure Gold ko ito nabili. And then, itong pen shop. Kasi walang pabango yung hubby ko. So, ito yung Aqua Bene or Ben Street Gig Body Spray. So, amoy panlalaki, amoy deodorant. Pero mabango siya. Ito is, magkano ba ito? 175 yata to, hindi ko sure. Pero hindi siya tataas ng 200, basta ganun. Pasensya na, hindi ko talaga matandaan. And next naman is, ito sa Watson, dun sa may SM. Itong Elika, itong Mometasone. Mometasone, basta yun, Elika. Para to sa hubby ko din. Kasi medyo nagkakaroon siya ng rashes sa face, kaya binili niya to. So, ang mahal na to guys, 450 pesos. Ganito lang kaliit. Pero yan. Pero, siguro, matipid na rin to kasi konti lang naman ang kailangan mong gamitin. And, next naman is itong alcohol. Yan, ito yung ginagamit naming alcohol. Lalo na ako, kasi ako nagme-makeup ako. Kapag nagme-makeup ako, lagi ako nag-alcohol bago kung humawak sa mukha. Kahit na naghugas ako ng kamay, nag-alcohol pa rin ako. So, reserva ko lang to. Meron pa naman ako na hanggang dito. Pero, gusto ko may reserva ako para, di ba? In case na mawala ng pera, di ba? So, next naman is itong... Wait. Nandito kasi ako ngayon sa banyan. Yung mga pinapakita ko is nandito sa may lababo namin. And yung camera is nandito sa may lagay ng toothbrush namin. So, ito naman. Nabili ko din to sa Pure Gold. This one is for 98 pesos yata ito yung ganito, itong Rich. So, meron na siyang 20 wipes and then 20 wipes. So, ito yung bili-bili ko. Pero minsan yung yung mabango, yung isang okay, ilalagay ko na lang dito sa description box kung ano yung tinutukoy ko. Mabango kasi yun, sabarang ganda nun. And, yun, 80 wipes din siya. So, binili ko to for only 98 pesos. So, kailangan ko din to, lalo na nagme-makeup ako and kailangan ko talaga ng wipes. Hindi pwedeng walang wipes. And, reserva ko lang din to. So, next naman is, papakita ko lang din sa inyo yung mga binili ko ulit. Okay na naman, guys. Ito, nabili ko din to sa Pure Gold. Ito yung ginagamit kong napkin, itong Charmy. So, ayoko kasi nung may wings.
So, dalawa yung binili ko kasi ayoko na nauubusan ako. So, nag-i-stock talaga ako. In case na, diba, maubusan. So, mahirap naman utusan yung nandoon, naglalaro ng ML. So, nabili ko to for only 35 pesos, 34. Basta wala pa siya sa 50. So, ilan to? Meron siyang 20 pads. Yan. Meron pa ako dong isa, bukas na yon yung may wings. Kulay dilaw yun. In case lang, minsan ano, pero isa lang yung binili ko pag aalis lang ako. Gusto ko yung may wings kapag naalis ako. Kapag meron ako ha. So, next naman is itong mga panlaba. So, itong downy. Ito yung ginagamit ko yung downy. Mabango to guys. As in, magtatagal talaga yung amoy niya sa damit. And then, meron din akong biniling bago. Ito, tinaray ko lang to kasi na-curious lang ako sa amoy niya. Mabango naman siya pero kung sa longevity niya, mas matagal to. Kahit na, ano, kahit na hindi mainitan yung damit mo, mabango pa rin siya. Unlike naman dito, kapag hindi siya nainitan, mabaho siya. Pero yun, tinaray ko lang naman to. Pero mabango din naman to guys. So, mura lang naman to. Basta alam niyo naman siguro kung magkano yung ganitong set. So, wait lang. Okay guys, ito naman. Next is itong bathroom tissue. So, kailangan ko nito guys. Kasi kapag basa yung aking nakakaroon ako ng halas. Kaya kailangan bago ka mag underwear, kailangan ko muna magpunas, matuyo. Kasi nagkakaroon ako ng halas, so kailangan ko nito. And I get this for only 34 pesos. Apat na siya, yung isa na gamit ko na. So, bago pa lang yan, nandoon na sa ano. So, yun! Ang hirap mag-haul. Wait lang. Okay guys, bilisan na natin kasi ang haba na ng video. So, next naman is itong sabon. Ito, Tide. Pag gusto ko lang, magmano-mano. Ganun. Kasi pero mas bet kung maglaban ng mano-mano yung sa kamay lang. Kaya, yan. Tide at saka itong surf. Mabango kasi ito. Itong Tide naman, wala. Napabili lang ako. So, next naman is itong surf powder. Ito yung ginagamit ko pang laba. Mabango din to and siya, mabula. So, yan. Alam niyo na kung magkano presyo niyan. Guys, hindi ko na kasi alam yung presyo niyan. So, sorry for that. Okay guys, next naman is itong bililhan kasi ako ng hubby ko ng pangapabango. So, this is authentic guys. Nabili niya to sa Body Rockers. So, nababanggit yun ni Mama Aunt Lutz sa kanyang vlog, yung Body Rockers. Kaya, doon siya bumili. Doon ko kasi sinabing bumili. So, binilhan niya ako ng apat na napabango. So, ito yung Bath and Body Works. So, binilhan niya ako ng apat na Bath and Body Works. Magkano ba to? 399 yata o 499. Basta ganun. Hindi naman siya tataas sa 500. So, ilalagay ko na lang dito sa description box. Check ko mamaya doon sa may Shopee. So, nabili niya to sa Shopee. So, doon sa Body Rockers, ilalagay ko na lang din yung kanyang name dyan. So, iyan guys. Ito yung pinili ko. Itong Japanese Cherry Blossom. Ang bango nito guys. Ang bango. Ang sarap niya sa ilong. Hindi siya yung to the point na overpowering na amoy. Ang bango niya talaga. Ang bango. Para siyang amoy perfume na mamahalin. Ganun yung amoy niya. Ang bango niya talaga guys. So, I love this one. Next naman is itong Sweet Pea. Ito, wala talaga akong idea kung anong amoy niya talaga. So, nag-research lang ako kung ano yung bestseller ng Bath and Body Works. So, isa to sa best-selling nila. And, hindi ko pati magtatay. Mabango din. Mabango siya. Amoy fruity siya, pero hindi siya ganun ka tamis.
Gets nyo ba yun? Parang hindi siya ganun katabis, pero amoy puruti siya, mabango siya. Pero kung sa dalawang to, mas bet ko to. Pero okay din naman to, mas bet ko lang to. Kasi ito, amoy perfume talaga, ang bango. Body mist lang pala to, guys. So, next naman is itong cucumber melon. So, bestseller din nila to. And nakita ko sa reviews nila na puro ganito yung binibili ng kanyang mga customer. Kaya, bumili na din ako nito. And, ang bango din ito, guys. Amoy melon talaga siya na. Mas amoy melon siya kaysa doon sa cucumber. Pero ang bango niya. Alam niyo yung parang ang fresh-fresh mo lang gano'n. Parang bago kang ligo gano'n. Pero mas ano yata yung, mas ma-fresh yata yung amoy ng kulay blue. Yung aqua ba yun? Pero ito, ang bango din ito, guys. Pang teenager na amoy. So, next. Ito, cucumber melon. And next one is, this one, mad about you. So, ito, guys, mabango din to. Amoy fruity din yung amoy niya. Mas matapang yung amoy nito. Unlike dito sa sweet pea. So, yan. $399 or $499 or $420 yung bili niya dito niya nung jowa ko. So, next naman is, binilhan niya din ako ng Victoria's Secret. So, lahat ng pabangong to is authentic doon sa body rockers. Hindi siya nagbibenta ng fake. So, this one is Victoria's Secret. $499 yung bili niya dito. Ito yung Bare Vanilla. So, meron ako dati nito, pero binigay ko dun sa mama ko. Kaya bumalik ulit ako dito. Sabi ko, gusto ko nito. And ayun yung scent ko ngayon. So, ang bango nito, guys. Sobrang long lasting niya, guys. And yung ito, itong Bath and Body Works na Japanese Cherry Blossom. Long lasting din siya. The rest, hindi ko alam kung gano'n siya tatagal. Pero long lasting to. And then this one, itong Bare Vanilla. Sobrang long lasting niya. Hanggang ngayon, amay vanilla pa rin ako. So, next naman is, mag-proceed naman tayo dun sa makeup. So, binilan ulit ako ni Javi ng makeup. So, binili niya to nung 11-11 kasi nga nag-sale. Itong ano, pabango, hindi yata to umabot ng ano. Binili niya to nung nasa Japan pa siya. Tsaka ito, nasa Japan din siya. So, sobrang bet na bet ko talagang magkaroon ng BLK from Anne, itong BLK na to. So, binilhan niya ako. Ito, binili niya to nung 11-11. Nag-sale to. So, ilalagay ko na lang sa description box or dito sa may screen yung presyo niya kasi nakalimutan ko na. So, ito yung BLK Cosmetic All Day Intense Matte Lipstick Uncomplicated Beauty. So, ang shade na pinili ko is Jolly. Ganda ng shade na to, guys. And, sobrang ganda ng packaging. Ang bigat niya. Look at that. Ang ganda, oh. And then, you open it. Nude lang siya. Ang ganda. Yan. Hindi ko muna siya gagamitin kasi meron pa akong ginagamit. So, yan. Ganda nito. And next naman is itong matte lipstick. Ganun din. All Day Intense Matte. So, ang shade naman nito is Fearless. Ito naman, maroon. Yes. Maroon siya. So, wala na akong maroon na lipstick. Kaya ito yung pinili ko. So, yan. Ang ganda. Yan. Pag gusto ko na magmukhang mataray, kailangan ko lang gumamit ng tawag dito ng medyo dark na lipstick. So, next naman is ganun ulit. Itong shade na Cheek. So, ang laki ng natipid namin sa BLK, guys. Yan. Meron yan. Ganito, oh. Ang ganda ng shade. So, this one is Cheek. So, hindi ko maraga gamitin yan. Meron pa rin akong mga bago pang lipstick na hindi ko muna ginagamit. Kasi, meron pa naman akong tatlong lipstick na ginagamit pa. Kakabukas lang din noon. Pero, ina-alternate kong gamitin para, di ba, maubos. And next one naman is itong 14 Intense Color Powder Matte. So, ang kulay nito is red. But, parang red pink yan. Ang ganda.
Yan o, ang ganda ng kulay niya. Ayoko din munang gamitin to. So, ang ganda ng mirror niya. And, ang star din ng kanyang packaging. So, yeah. Okay. Ilagay ko na lang sa description or dito pa ulit-ulit ako. And, next naman is ito. Nakalimutan ko. Itong nabili niya to sa 7-Eleven. Kasabay nitong pen shop. Ito para to sa aking hobby. Minsan gagamit ako nito. Gawa ng bangs ko. So, ito yung Bench Fix Professional Clay Dough. So, yan guys. Ito lang siya. Yan. Ginagamit din to ni ano, ni sino ba yun? Ni Marika Reyes. Diba, ano, yung buhok niya is parang gupit lalaki. And gumagamit siya nito. So, ito yung ginagamit ng jowa ko sa kanyang pag-hairstyling. So, mag-proceed naman tayo ngayon doon sa binili namin sa SM. So, bibilisan ko na kasi masyado na mahaba itong video. Okay guys, mag-proceed na tayo doon sa nabili namin sa Watson. So, random ko na lang silang huhugutin o kukunin. So, ang una kong nabili is itong soap peel. Ito talaga yung ginagamit ko pang punas ng muka. So, maganda kasi to. And, 79 pesos lang siya. Tatlo na siya. And, sa isang pack ay meron na siyang 150 sheets, 75 pulls, and 2 cloth tissue. So, meron pa akong 2 pack nito. Pero, yun nga, diba, sabi ko, gusto ko nagre-restock ng mga ganitong klase ng item kasi ayoko na nauubusan. So, pareho naman kasi kami gumagamit ng tissue. And next naman is itong Watson Soap and Clean na round pops. So, nabili ko to ng 59 pesos and meron na siyang 100 pieces. Ang ginagamit ko talagang cotton pads is yung from Miniso kasi naubos na and hindi rin kami pumunta ng taas kasi medyo tamad yung lalaking yun. So, parang ano, parang pag nasa Watson kasi kami or Miniso, parang hinihila niya ako, ayaw niyang pumunta nun. So, next naman is itong Colgate. So, ito yung ginagamit namin Colgate. Bumili na ako ng dalawa. Dalawa naman talaga siya. So, 149 pesos yung dalawa. Ito talaga yung ginagamit namin toothpaste. So, next naman is itong Head and Shoulder Cool Menthol. Ito, ginagamit ito nung Mongoloid na yun na naglalaro ng emento. Ito yung Head and Shoulder na ginagamit niya. Hiyag sa kanya. Huwag mo siyang pagagamitin ng kahit na anong shampoo. Ito lang yung paggamit mo kasi mas hiyag siya dito. Kasi mabilis siya magkaroon ng dandruff. So, next naman is itong Cream Silk. So, bumili ako nito kaysa pabili-bili ako ng sachet. Sobrang bago nito and sobrang naglalas yung amoy niya sa buhok and at the same time, maganda siya sa buhok. Lalo na kapag may kulay yung buhok mo, kagaya ko. Kasi mahirap suklayin yung buhok ko kapag hindi ako nagko-conditioner or nag-hair treatment. So, nabili ko to ng 110 pesos and this one is 180 ml. So, green to. Ito yung Hair Fall Defense. So, malala na din yung aking hair falls. So, oops. So, next naman is itong Kojisan na hindi mawawala sa aming banyo. Kasi ito yung ginagamit talaga naming sabon sa katawan. So, ito yung Kojisan. Yung tatlo lang yung binili ko, yung 72 pesos. So, 72.50 pesos ang nabili namin to. Meron yung dalawa, mas malaking to. Pero, parang feeling ko mas sulit to. So, next naman is itong toothbrush. Ano bang brand nito? Watson's. By Watson's lang siya. So, ito, pinulot ko na lang to kasi si Mongoloid nakatingin na. So, dinampot ko na lang siya. So, sana maganda to and sana hindi siya ganun ka-harsh sa aking ngipin. So, nabili ko to ng 159 pesos. Tatlo na siya. So, reserva na din. Next naman is itong Abone Miracles Pa Milk Shower Salt. So, meron akong ginagamit na ganito din. So, ito yung original. Then, ito naman yung may nano with glutathione.
So, mas mahal to kaysa dito kay itong bagong to. So, ito yung bago. Mas bet ko yung basa na yung salt, yung pang scrub, kaysa dun sa nabibili sa Watson na salt pa lang. Yung parang powder, ganun. So, yan. Ako lang yung gumagamit nito. Ginagamit ko to sa buong katawan ko, sa kilikili and sa may bikini part area ko. And I love this. Tagal ko nang ginagamit to, guys. Effective siya sa whitening and pagtanggal ng dry sa katawan. So, 143 pesos ang bili ko dito sa Nano with Glutathione. So, stock lang din yan. And next naman is, okay guys, ito. Itong Dio. Meron talaga akong stock nung NRB NRB Underarm Whitening Dio Cream. So, meron ako ng dalawa. Pero, masyado nang, I mean, okay na sa akin yung puti na binigay sa akin ng NRB na yon. So, magta-try naman ako ng ibang product. And ito yung bago. So, itong Dio Nut. Aloe Mineral Dio Nut. Deodorant Stick. And, ang mahal niya guys, 176 pesos. Pero, kahit mahal siya, ganito na yung karami yung product niya. Yung pinaka-mismo product niya. So, not bad na din para sa presyo niya. So, tatry ko lang siya. And, naamoy ko siya. Wala siyang amoy. Wala siyang scent. So, tatry ko lang siya. Marami kasi nagsasabi na maganda daw yung deodorant na yun. So, next naman, ito na yata yung pinakalas. Ito na pinakalas. So, ito namang top gel. Ito, para to kay Mongoloid. So, kaya Mongoloid kasi nakabisit yun, nakakapalasar. So, ito yung top gel. Top 1 dapat yung bibili namin kasi wala kaming mahanap. So, parang pareho lang din naman siya. Ito na yung binili namin. Itong top gel na original papaya whitening soap. So, ang mahal nito guys, 95 pesos sa isang bar lang ng sabon. So, hahati-hatiin ko to para matipid niya, no? So, yun lang, guys. So, yun lang. So, puro ko so, diba? Wala na laman. Wala nang laman. Mahirap talaga pag yung kasama mo yung jowa mo. Kasi, hindi ka makakapili. Tapos, basta parang ka matetense na naewan. So, ang nagastos ka sa SM namin is 1,197 pesos. So, yun lang guys. Pagod na akong haba na ng video na to. Hindi ko ito mapapaikli. So, yun lang guys. Thank you so much for watching and see you on my next video. Bye-bye.